ito muna, pag-usapan natin itong tungkol dito sa pinatawag daw ng Senado. Nako. Itong mga ating mga senador, ay nako, sa Malacañang, particularly si Lisa Marcos. Tayo dyan. Patay na naman tayo dyan. Sigurado ako, may kwentong chismis na naman lalabas dyan. Matapos ang balasahan sa Senado, noong Lunes, pinulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Senate leadership sa Palasyo kagabi. Kasi ang nag-post nito, si Lisa Marcos . So, marami na naman ginawang kwento yung mga conspiracy theorist vlogger. Ang ina nyo, magbago na kayo. Tatandaan nyo na . Inaantay na nga kayo ng Kulang na lang yung isang paa nyo, Magbago na kayo sa mga conspiracy nyo, ha. Hindi, kasi alam mo kung bakit. Marami ho tayong alam dito sa mga nangyayari na to. Kaya panoorin mo na. Pero paglilinaw ni Senate President Chis Escudero, simpleng hapunan lang ang nangyari at hindi pinag-usapan ang politika. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Purely social. Ganyan inilarawan ni Senator President Chis Escudero ang naging dinner. Tama naman. Hindi nyo ba napapansin? Tama naman sinabi ni Escudero, purely social. Social yung nag-imbita? Social yung inimbitahan. Oh, di ba? Pero wala ata siya heart evangelista dun. Hindi kasi, di ba? Purely social, sabi ni Escudero. Social yung nag-imbita? Social ito si Chis Escudero tsaka yung kanyang asawa o nobya ba yon? At syempre, lumabas siya sa social media. So social talaga. Social meeting ang tawag dyan, ha? Kasi lumabas siya sa social media. Nila sa Malacañang kagabi, 13 senador ang dumalo sa pulong kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Nangyari ito is... nandun daw si Hart! Ang birang buhay, ire. Isang araw lang matapos palitan si dating Senate President Mig Zubiri. Alam nyo, ito, para lang sa kaalaman ng iba, ha? Para lang po sa kaalaman ng iba. Kasi kinonfirm ho natin ito, . Kasi hindi ako papayag. Sabi ko, pambira. Pagkatapos ko kayong sabihan kagabi na ganito. Tapos bigla kayong Ang totoo talaga niyan, actually nakita ko nga yung imbitasyon. Matagal na po yung imbitasyon. Kaya hindi ko tinalunan na naman yung haka-haka ng ilang mga vlogger dyan . Kasi baka mamaya lumabas, sunog kayo. Sunog na naman kayo. Kasi tandaan nyo, yung mga imbitasyon na yan, may sulat yan . Meron niyang At talaga yung imbitasyon, matagal na po. Bago pa nangyari itong palitan, naka-schedule na ho yan a week before yung meeting nila kay Presidente Marcos. Matagal na po. At the same time po, para lang sa kaalaman ninyo, nung panahon pa ni Zubiri yung lumabas yan. At regular talaga, which is ginagawa naman talaga yan. There is no abnormal na pumupunta ang Senate at nakikipag-usap sa presidente. Walang abnormal doon. So sa akin, doon lang tayo sa totoo. Huwag tayo mag-iimbento dahil lang... Alam mo yun, gusto lang natin mag-imbento dahil lang meron tayo na namang nakitang hindi . Huwag tayong ganun. Kasi doon tayo sa totoo kasi ayan na naman . Tapos, pagka nagkasunugan, yung mga vlogger, wala lang. Hindi nila i-correct yung sarili nila kasi nga, napakataas ng ego . Bakit alam mo? Naturalmente. May kakilala ho tayo dyan, bakit? Bakit ko alam? May mga kilala talaga ako . Anong gagawin natin? Magagalit kayo sa akin, sabi nito. Bakit iba na tono mo? Hindi iba ang tono ko. Reggie, makinig ka. Ang tono ko ay totoo. Ang tono ko ay dun lang sa tama. Hindi naman porkit inimbitahan, ako sana kagad na sinasabing, hindi, kaya pala inimbitahan. Hindi ho. Anong gagawin ko kung alam ko, literal, na matagal na yan, last week pa, alam ko na. May mga kakilala ho tayo dyan. Baka naman, hindi nyo ba alam? Meron tayo, anong gagawin ko? Kung nakita ko . O ito, sabi sa akin . Ang tagal na yan. Si Zubiri pa yung Senate President, tong invitation.
kasi ano gusto mo? Sabihin ko, ah, hindi. Pinatawag yan dahil kay Escudero. And then, ginawa ko sa inyo, ginago kayo. Gusto nyo, gaguhin ko kayo. Sige, gaguhin ko kayo. Gusto nyo yan, di ba? Gaguhin? Gaguhan tayo, gusto nyo? Pwede naman. Oh. Madali naman eh. Pwede ko kayong gaguhin. Para lang, ay, alam mo ba? Kaya pinatawag yan, binigyan sila ng tag-iisang bloke ng ano, kwarta. Binigyan sila ng tag-iisang ano, basket. Oh, nako. Balita ko, may ano daw yan, may ganun. Gusto nyo, ganun ang gawin ko para may content lang tayo. Hindi, gusto nyo, pwede naman. Pwede naman yun. Banat by ang timing. Eh, anong gagawin natin? Naka-schedule na nga yan a week before. A week before, naka-schedule na yung meeting nila. Alam mo, ganito ah, makinig kayo. Para sa mga ignorante, okay? Para sa mga ignoramus, ang schedule ng presidente ay naka-schedule ho yan, advance. Hindi, unless talagang there is such an emergency. Katulad nung nangyari, nung nasa Russia si Pangulong Duterte, tapos biglang, ano ba tayo nangyari dito? Nagkalindol ba yun o binagyo? Kaya kailangan niyang, yung Marawi, sorry, Marawi ata yun. I cannot remember what exact na nangyari nun. Pero kailangan niyang umuwi kaagad. Ganon. Pero tayo, alam natin, kasi nung panahon ni Mocha, binibigyan sila ng advance eh. Alam naman nila kung saan eh. Oh. May schedule na yan. Kasi PCO si Mocha eh, di ba? Naalala nyo? Nakalimutan nyo ba? So alam ko yung nangyayari. So ngayon, yan, tinanong natin sa mga kakilala natin. Di ba? Tinanong natin sa kakilala natin. Ano ba? Bakit kayo pumunta dyan? Ang sagot, last week pa yan eh. Senate President pa si Subiri nung inimbita niyan. At meron din niya akong alam na mamaya ikikwento ko ho sa inyo kung bakit nagkaloko-loko yan. At sinabi ko sa inyo, di ba kahapon, sa mga hindi nanood kahapon, panoorin ninyo. Ha? Sa mga hindi po nanood kahapon, panoorin po ninyo. At makikita ninyo kung bakit pinalitan si Subiri. Pero giit ni Escudero, casual na hapunan lang ang nangyari at hindi na pag-usapan ang nangyaring balasahan. Ito unang pagkakataon nagpunta ko at pakiramdam ko dapat lamang naman bilang bagong halal na tagapangulo ng Senado. Socials lang yon. Base sa Instagram post si First Lady Liza kasama sa dinner kagabi sina Senator Wynn Gatchalian at Senator Loren Legarda. Pareho silang kaalyado ni Zubiri, pero paliwanag ni Senator Gatchalian, matagal nang pinadala ng Malacanang ang imbitasyon at lahat naman invited. Wala naman na pag-usapang politika. Actually matagal. Oh, ayan si Gatchalian, alam ko sa kampo ni ano yan eh, ni Zubiri yan. Oh. Nitong dinner, na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though malayo pa, even though hindi pa napag-uusapan ni leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil naka... Sabi nitong isang ano ahas, oh. Banat bay, umayos ka! Ha? Dapat lahat sila sana na senador kung nasa schedule ito si Banat Bay para si TPD nyo na vlogger. Panga talaga. Sa tingin mo pupunta diyan? Sige nga, sa tingin mo pupunta diyan si Subiri pagkatapos ng mga nangyari? Ha? Lahat 'to imbitado. Kaya lang siyempre may mga taong ayaw pumunta dahil baka makulayan. Halimbawa si Senator Bongo, alam ko wala diyan. Oh. Ala naman makikipag-plastikan siya doon sa mga Marcos. Oh, 'di ba? Oh, eh ang hirap kasi sa atin eh. Pasensya na ho doon sa mga ano, mga panatiko ni Maharlika dito. Kung hindi niyo magagap mga pagkaunawa dito, lumayas na lang kayo. Pag mahina yung utak niyo, hindi niyo maintindihan. Lumayas na lang kayo. Kasi masasaktan talaga kayo kasi
yung mga kwento ninyong wala sa hulog, mga kwento ninyong chismis, eh, tatablahin ko talaga. Tatablahin ko, maniwala kayo sa akin, hindi papasado sa akin yung mga tanga. Present din sa pagtitipon kagabi sina Senators Robin Padilla, Alan Cayetano, Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Mark Villar, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Cynthia Villar. Bakit nandyan yung katulad nila Robin? Nandyan sino ba ito? Si Tolentino, na mga kaalyado ni Pangulong Duterte yan, na bakit si Bongo wala? Bakit si Bato wala? Kasi nga, meron silang si tanda ninyo si Bongo nasa side ni Chis Escudero yun ha. Si Bato nasa side din ni Chis Escudero pero bakit wala sila? Eh kasi choice naman nila kung sila ho i-attend o hindi. Eh ba't si Robin na andiyan? Eh kasi nga po bakit si Tolentino kasi to represent the PDP. Ibig bang sabihin 'yan? Hindi na sila solid Duterte? Sabi ni Giovanni Casido, Banat Baysan ka ba pumapanig? Sa katotohanan, ikaw pumapanig kay Maharlika. Yung totoo, yun eh. Saan ka pumapanig? Diba? Doon sa chismis? Ako sa katotohanan ako eh. Kung ano yung totoo, sasabihin ko sa inyo. Kung ayaw yung tanggapin, problema nyo na yan. Tanga kayo. Yun ang totoo eh. Hindi kayo pumapanig sa katotohanan, pumapanig lang kayo sa katarantaduhan eh, puro chismis. Problema nyo na yan. Dar, Crispo at Amy Marcos, sumama rin pati mga asawa ng ilang senador. Tingnan mo ha. Asan daw? Sino kasama? Si Crispo at saka si Amy Marcos? Kala ko ba magkakaaway sila? Una nang sinabi ni Escudero na walang basbas ng palasyo ang pagpapatal si Kay Zubiri. Katunayan, huli ng araw nang malaman ni PBBM ang nangyaring balasahan. He was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he was informed. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed. Bukas, naku, malalaman ninyo. Mike, kwento ko sa inyo. Antay kayo, pag kinuwento ko sa inyo to, ha, dudugo ang tenga ninyo. Diba? Ano ba ang dahilan kung bakit natanggal si Zubiri? Para kahapon ha, kinuwento ko sa inyo. Kasi nga, marami ang hindi nagustuhan ang galawa ni Zubiri. Naitsapwera ang mga ibang senador. Kaya ho, na pagkaisahan itong mga senador na ito, nakakampi, kaalyado ni Pangulong Duterte, napalitan si Zubiri. Bakit? Dahil hindi satisfied. Pangalawa, yung ikinuwento ko about 12 billion. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung saan napunta yung 12 billion na yun. Naku. Antayan ninyo. Pag umabot tayong 3,000, ikikwento ko na yan sa inyo. He found out that there was already a change and it was finished. He expressed, of course, his congratulatory message in social media and personally congratulated me too. Nilinaw din ni Escudero na hindi pinag-usapan sa meeting ang charter change. Sinigundahan siya rito ni Senator Padilla na kahit pabor din sa tsatsa, hindi rin ito binanggit kagabi sa dinner. At hindi rin po napag-usapan kung kami ay utusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil wala, hindi naman po kami sa... Yung iba dito, nalaso na talaga ng katangahan, ano? Totoo. Ang dami ditong nalaso na ng katangahan. Alam mo ang tawag niyo dyan sa ganyang klaseng, ano? Virus. Luka-luka virus. Kawawa naman kayo? Sigurado ko, kahit pamilya ninyo, pinagdududahan nyo na rin. Pinoy Yaku Fam, salamat po. Ganyan kayo kaano eh, ka-toxic na mga tao. Oo. Hindi lang siguro sinasabi ng mga asawa ninyo, tsaka jowa ninyo na natotoxican na sila sa inyo. Pero sigurado ko, natotoxican na sila sa inyo. Ayun o, doon na doon to sa mga luka-luka. Ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado.
Wala po. Wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, ayan, sa tingin niyo magsisinungaling si Robin Padilla na walang yan talaga tao ni Pangulong Duterte? Oh. Nako, maniwala kayo sa akin. Mga ano ha, bigyan nyo nga ng gamot yung mga ano, mga toxic na mga followers na iluka-luka dito. Mga tuta ng ano yun, Amerika eh. Tuta ng Amerika! Ito, malapit ko na ikwento ha. Malapit ko na ikwento. Ito muna, pag-usapan natin to. Performance will start momentarily.